So yun mga bro, so magandang araw ulit sa inyong lahat. So salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na makagawa tayo ng panibagong video. Bali kahapon sana ako gagawa ng video kaso may pinuntahan kami. So pumunta ako ng Santa Cruz sa Laguna. Kaya so hindi tayo nakagawa ng video. So ngayon break time ko eh, nasa trabaho ako eh. So wala namang ginagawa. So pag-usapan natin ngayon yung usok sa Tambucho ngayon. So minsan may mga motor tayo, di natin alam may usok na pala sa Tambucho. Sa Tambucho natin. O minsan may usok naman yung Tambucho pero hindi natin alam kung saan ba nanggagaling usok sa Tambucho. So ngayong araw, so bibigyan ko kayo ng mga tips kung saan nga ba nanggagaling yung usok sa Tambucho na yan. So bali mayroon tayong mga usok sa Tambucho na minsan makikita mo kulay puti na nagbublo, minsan naman kulay itim. So saan ba sila nanggagaling? Baka hindi natin alam o nagtatanong tayo kung ano bang sira ng motor natin, ba't may usok. So unahin natin yung itim. Kasi yung itim kasing usok, baka pwede yun dahilan, baka hindi lang tayo naglilinis ng Tambucho natin. So mahalaga naglilinis tayo ng Tambucho kasi minsan pag itim na yung Tambucho, minsan doon ang gagaling yung itim na usok. Kaya minsan pag wala naman kang ginagawa, ano lang, linis-linis lang alambre, tapos itaktak yun para lang malinisan yung Tambucho. O isa pang dahilan, baka rich mixture yung tono ng carburetor nyo. So yung rich mixture, sinabi ko na yun dun sa nakarang video na ginawa ko. So ulitin ko lang, yung rich mixture po, yun yung sobrang halo ng sobrang gas kunti yung hangin. So ang tawag po dun ay rich mixture, ibig sabihin mas madaming gas ang pumapasok kaysa sa hangin. So yun po ang minsan nagkukos na minsan itim na usok. So isa pa po kung ba't minsan itim ang usok ng ating mga motor, yung piston ring po. Yung piston ring kasi pag once na maluluwag na yung piston ring, nakakapasok na po yung langis dun sa piston. So pag once na nagpa-process yung combustion natin, so nakakasabay nasunog yung langis. So pag once na nasunog yung langis, lalabas siya sa exhaust, itim din po yun. So yun, so bali yun lang po yung mga dahilan ba't minsan itim po ang usok ng ating mga motor. Paano naman po pag kulay puti, saan naman nanggagaling kulay puti? So minsan sa pag umaga, pag start nyo ng motor, makakakita kayo ng puting usok. So normal lang po yun kasi yung mga tira-tirang langis na nasa doon sa tapit po ng valve, na pag yun yung unang napaprocess, yun yung unang nasusunog. Kaya minsan may nakakita kayo kulay puti na lumalabas. So okay lang po yun, saglit lang naman yun, mawawala na yun eh. Pero pag was na yung usok na puti ay hindi na nawawala, abay yun, may problema na po. At ang problema po nun ay nas, ibig sabihin po may sira na yung ating mga valve seal. So yung valve seal po kasi natin nagkakaroon niya ng ano eh, crack. Lumulutong po yan. So kaya minsan yun po yung dahilan kung ba't nagkakaroon ng puting usok. Mura lang po yung valve seal, wala pa 200 yan eh. Kaya kung mayroon po kayong pera, so mas maigi yung valve seal para mawala yung puting usok sa motor natin. So yun lang po yun mga dahilan kung ba't nagkakaroon yung usok yung motor natin. Yun lang mga bro, sana nakatulong sa inyo yung video na to. At kung mayroon pa kayong gustong itanong o gusto nyo maintindihan, so comment nyo lang sa baba at sasagutin natin yan. So yun, salamat at God bless.